Magandang araw sa iyo, Miss Tales, at sa inyong mga tagapakinig. Gusto ko rin po sanang ikwento ang mga karanasan ko na masasabi kong hindi normal. Ako po si Yen, tubong Iloilo, at ngayon ay nurse na at nag-migrate na sa Canada. Ang kwento ko po ay nangyari noong nakatera pa kami sa dati naming bahay sa Iloilo. Noong mga panahon na yon, hindi pa industrialisado ang lugar namin. Konti lang ang mga turista at mga establishmento. Yung mismong syudad namin ay hindi pa moderno kagaya ngayon. Marami noon ang mga puno at madami din ang mga lumang bahay na bakante. Nagtatrabaho noon si Mama sa ibang bansa, habang si Papa naman ay kasama namin ang kapatid kong lalaki at namamahalan ng sarili niyang maliit na negosyo. Nagdesisyon noon si Papa na bumili na lang kami ng bahay kaysa sa mangupahan. Naganap siya noon ang murang bahay na pwede naming tirahan. At ang napili niya ay isang bahay na nakatayo sa medyo liblib na lugar. Maraming puno ng mangga sa unahan ng bahay na yon. Dalawang malaking puno sa harapan mismo ng bahay. Sa gilid naman ay mga puno ng niyog at iba pang mga bungang kahoy. Sa likod ng bahay, puro puno din. Para siyang isang maliit na farm. Wala kaming ibang alam tungkol sa kasaysayan ng bahay na yon, kundi ang kwento sa amin ng tagapamahala na may dalawang babae daw ang nakatira doon dati. Kung sino pa man ang may-ari ng bahay, bago yung dalawang babae, wala na silang alam. Ang sabi ng tagapamahala ng bahay, mura na daw ang benta nila doon kasi walang kumukuha dahil sa pwesto nito. Pero ang kinaganda naman, talagang magandang lupa doon. Kaya naman maraming malalagong mga halaman at mga puno sa paligid. Masayang binili ni Papa ang bahay na yon. Naisip niya kasi na mapapaayos namin yon para maging bahay na matatawag namin sarili namin. Maliit lang ito pero may ikalawang palapag para sa mga kwarto. Hindi nagtagal, lumipat na nga kami doon. Hindi na naisip pa ni Papa na magpabendisyon ng bahay kasi wala namang di pangkaraniwan na nangyayari. At isa pa, ipapaayos daw muna namin bago pabendisyonan. Doon sa bahay na yon, doon na kami lumaki ng kapatid ko. Lahat ng nangyari sa bahay na yon ay nakatatak sa isip ko. Kahit bata pa ako noon, naaalala ko pa ng malinaw hanggang ngayon. Hindi ko yon malilimutan. Sa umaga, mga normal na bata kami. Malusog, masigla, naglalaro sa labas, umaakyat ng mga puno. Pero pagsapit ng gabi, doon na nagsisimula ang mga di mapaliwanag na bagay. Bigla na lang kaming nilalagnat ng kapatid ko sa hindi malaman na dahilan. Pero pagdating ng umaga, nawawala naman ito. Madalas yun mangyari. Nagtataka noon si Papa kasi lagi naman kaming umiinom ng mga vitamins. Kumpleto din kami sa bakuna. Pero bakit kami nagkakasakit? Dahil madalas kaming lagnatin, madalas din kami noon dalhin ni Papa sa pedia para ipatingin kung ano ba talagang problema. Pero sa lahat ng pagsusuri na ginawa ng mga doktor, normal naman lahat ng resulta. Madalas din kaming dalhin ni Papa noon sa espiritista pagkatapos namin pumunta sa pedia. Mga isa o dalawang beses sa isang linggo yun. Mabuti na daw na sigurado. Dahil sa mga nangyari, nakiusap si Papa sa kapatid niyang babae na bantayan muna kami para makapagtrabaho siya. Tumira muna doon si tita sa bahay kasama namin. Isang araw daw noon, narinig ako ni Papa na kinakausap ang laruang manika ko. Ang sabi ko, hindi ko gusto ang lugar na to
Nakakatakot. Lagi na lang akong nananaginip. Pare-pareho pa yung mga yun. Siguro, sinusubukan nila tayo. Huwag tayo papatalo. Lumipas ang panahon, nagsimula ng mga pagpaparamdam tuwing gabi. Madalas, may bigla na lang kakatok sa pintuan ng kusina namin. Pero pag binuksan naman ni Papa ang pinto, walang tao sa labas. Kung wala yung mga katok sa gabi, ang bubong naman namin ang maingay. Yung may marinig kang parang mga kaluskos. At pakiramdam mo talaga ay may kung anong nakadago doon at nakadagan sa bubong na yero. Naaalala ko noon, lagi si Papa ang gigising ng madaling araw para mag-ikot-ikot at tingnan kung anong nangyayari sa baba. Meron siya laging dalang kutsilyo. Lagi ko na napapansin ang paglabas ni Papa sa kwarto para mag-ikot. Nagigising-gising na rin ako ng mga oras na yon. Hindi rin kasi ako mapakali kay Papa. Dahil bata pa ako noon, hindi ko pa alam na yung mga maliliit na bote pala na binili ni Papa ay lana kong tawagin. Sa loob ng maliliit na bote na yon ay may likido na kukulo daw kapag merong aswang sa paligid. Hindi lang yon ang meron sa bahay, madami pang kung ano-anong pangontra pala. Hindi naman namin napagtanto noon na ang mga nakakatanda sa bahay pala ay iniiwas na kami sa mga masasamang elemento. Nung mga bata pa kami, kapag may kakaibang nangyayari, sasabihin sa amin ni Papa, matulog na kayo, ayos lang ang lahat. Sinusunod naman namin siya at sa pagising namin sa umaga, makikita na lang namin na maraming mga asin sa mga pinto at bintana ng bahay. Madalas, yung walis tinting ay nasa pintuan. Sabi ng tita ko, matalino daw akong bata at laging nagtatanong tungkol sa mga nangyayari sa bahay namin. Pero lagi niya lang sinasabi sa akin na, wala yun, guni-guni mo lang yun. May mga pagkakataon na naririnig ko silang nag-uusap ni Papa. At sinasabi na huwag daw sabihin sa aming magkapatid kung anong nangyari o kung anong nakita nila. Habang nagkakaroon na kami ng malay ng kapatid ko, saka pa lang nagsimulang magpa-renovate ng bahay si Papa. Uuwi din kasi noon si Mama galing sa ibang bansa. Si Mama, ganun din ang nangyari. Kada uuwi siya sa bahay para magpakasyon, nagkakasakit din siya o nilalagnat sa gabi, kagaya ng nangyayari sa amin ng kapatid ko. Hindi namin sinabi kay Mama ang sitwasyon sa bahay. Ayaw din ni Papa sabihin kasi mabilis si Mama mataranta at yung nagiging sobrang kabog ng dibdib niya sa sobrang pag-iisip. Kaya sinarili na lang namin. Di kalaunan, nahinto na ang pagkakasakit naming magkapatid. Siguro nagsimulang maging normal ang lahat nung pinapaayos na ni Papa yung bahay. Naalala ko pa noon, nung unang araw ng pagpapaayos ni na Papa, madaming malalaki at maliliit na ahas ang nagsilabasan sa bahay. Napabuntong hininga na lang si Papa noon at ang sabi, napakabigat naman ang bahay na to. Pero determinado pa rin siya na mapaayos ang bahay na yun. At nung matapos na nga ang pagpapaayos, tumawag na siya ng pari para mabendisyonan ang bahay. Nagpausok din kami at nag-alay ng dasal at nagbigay ng pagkain sa isang parte ng bahay. Alay daw yung tawag dun. Pagkatapos nun, mas dumalang na yung mga pagpaparamdam.
kaya napanatag na kami sa bahay. Akala namin noon, normal na ang lahat. Nang isang araw ay biglang tumunog mag-isa ang laroang robot ng kapatid ko na nasa sala. Nagulat ako noon at tumakbo paakyat sa kwarto namin. Madalas na din na may mga nawawalang gamit sa bahay, tapos makikita mo na lang bigla kung saan. Si Papa noon, laging gamit ang radyo niya. Di niya yung pinapatay kahit sa gabi. Lagi siyang nagpapatugtog ng malakas. Yan kasi yung payo sa kanya ng psychic niyang kaibigan. Nung magkaroon na kami ng kamalayan ng kapatid ko, napagtanto ko na para pala kami may likas na abilidad na malaman o maramdaman ang mga bagay na hindi pangkaraniwan sa normal na tao. Kapag nagbabakasyon kami ng pamilya ko at umaalis sa bahay na yun, nawawalang mga masasamang panaginip ko. Laging mahimbing ang tulog namin, hindi mabigat sa pakiramdam. Sa tuwing lalabas din kami ng bahay, kahit saglit lang, mas relax ang pakiramdam ko. Yung bahay namin na yun, kahit na napabendisyon na at napaayos, parang napakabigat pa din tirahan. Yung kapatid ko naman, may mga kwento din sa akin, lalo na kapag naiiwan siya mag-isa sa bahay. Isang gabi daw nun, umalis kami ni Papa saglit. Sinusubukan niya daw matulog na, pero hindi daw siya makatulog kasi ang ingay daw sa labas. Parang meron daw na taong gustong sirain ang bubong namin. Ang pinto naman daw at mga bintana ay malakas na hinahampas ng hangin. Kakaiba man ang mga nangyayari, tinulog na lang daw ng kapatid ko. Sabi niya, sanay na daw kasi siya sa mga pagpaparamdam. Kaya ang sabi niya na lang sa utak niya, eto na naman tayo. Sabi pa niya sa akin minsan, kapag hindi mo tatanggapin ang kanilang presensya, hindi ka nila sasaktan. Ikaw ang may kontrol ng mental at emosyonal na estado ng takot mo. Pag matatag ang isip mo, maglalaho sila at hihinto. Nararamdaman daw kasi nila ang iyong takot at susubukan ka nila. Matatakotin pa rin ang kapatid kong yon. Hindi naman talaga siya matapang, pero marunong siyang magdasal. Ang napansin namin noon, kapag kami lang ni Papang nasa bahay, marami ang mga pagpaparamdam. Pero kapag kunyari may bisita kami tulad ng mga pinsa namin, normal naman ang lahat sa bahay. Alam ko na si Papa ay natatakot din noon, pero hindi niya ito pinapakita sa amin. Ngayon, masaya na ang buhay naming pamilya. Kami ng kapatid ko, hindi na nakakadama pa ng mga nakakakilabot na mga bagay simula nung umalis na kami sa bahay na yon. Napagdesisyonan kasi namin na ibenta na lang namin yon. Kahit marami kaming masasamang karanasan sa bahay na yon, natutunan ko naman na maging malakas ang pag-iisip at ang paniniwala sa Diyos. Hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin ako ng mga masasamang panaginip tungkol sa bahay na yon. Siguro kasi tumatak na sa amin ang mga karanasan namin doon. Pero ngayon, hindi na ako ganun natatakot. Meron sa lugar namin noon na nabalita ang bata na nawawala. Tawagin na lang natin siyang Mariel. Matagal-tagal na rin na panahon ang lumipas noon. Si Mariel ay bigla na lang hindi makita ng mga magulang nito. Naglaro lang naman daw ito malapit sa isang puno at may mga kasama din itong iba pang mga bata. Dahil sa hindi umuwi yung batang babaeng yun,
Sobrang nag-alala ang mga magulang nito. Baka daw may kumuha sa kanya na ibang tao. Medyo matambo kasi ang pisngi ng batang iyon. At isang magandang bata talaga na kahit ikaw ay mawiwiling kausapin ito. Tatlong araw na din ang lumipas nung huling beses na may nakakita kay Mariel. Isa iyon sa mga lagi niyang kalaro. Ang sabi ng bata, may kasama daw si Mariel na isang babaeng nakamahabang bestidang itim. Nakahawak si Mariel dito habang naglalakad sila. Hindi nakita ng bata ang mukha ng babae kasi nakatakip daw ang mukha ng parang itim na tela. Belo siguro yun. Nang tumakbo daw yung batang yun papunta kay Mariel, ay bigla na lang daw lumiko ang babae papunta sa palayan habang hawak si Mariel sa kamay. At bigla na lang daw nawala yung dalawa. Natakot yung bata at dali-daling pumunta sa bahay ng mama ni Mariel para sabihin kung anong nakita niya. Dahil dito, nagdesisyon ng mama ni Mariel na pumunta sa albularyo. Ang sabi lang ng nagtatawas ay mag-alay daw ng tatlong itim na manok. Ngunit lumipas ang mga araw ay wala pa rin nangyayari. Isang hapon, may nakakita ulit kay Mariel at pareho ng nakakita sa kanya dati, meron pa rin daw itong kasamang babae na nakaitim. Yung nakakita naman ngayon ay isang magsasaka na kasalukuyang nagtatanggal ng tali ng kanyang kalabaw mula sa isang puno. Nang makita ng magsasaka ang bata, kaagad niyang sumigaw at sinabihan ng babaeng nakaitim na iuwi na ang bata at kung hindi ay alam niya nang mangyayari sa kanya. Sinasabi niya pa nga daw to habang hawak ang kanyang itak. Nagulat na lang ang lalaki kasi bigla na lang daw nawala si Mariel at ang babae. Hindi makapaniwala ang magsasaka kaya pinuntahan niya mismo yung lugar kung saan nakatayo si Mariel at ang babae. Laking gulat niya na doon sa likod ng halamanan ay nakita niya ang bata na nakahandusay sa lupa. Dali-dali niyang kinarga ang bata at dinala sa mga magulang nito. Nagising naman si Mariel at wala daw siyang maalala sa mga nangyari. Ang alam niya lang daw ay naglalaro sila ng mga kaibigan niya malapit sa isang puno. Bumalik sila sa albularyo para itanong kung ano ba talagang nangyari sa anak nila. At ang sabi lang nito ay may nilalang daw na nawili kay Mariel. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Meron din ba kayong mga nakakatakot na karanasan o mga kwentong hindi pangkaraniwan? Magbahagi ng inyong kwento at ipadala sa akin sa philippinetales@gmail.com o sa ating Philippine Tales Facebook page. Gusto ko rin mabasa ang mga kwento nyo. Hanggang sa muli.